Mahirap ang trabaho mo, Robinson? Wala pa silang, mahirap talaga, sir. Nagkasakit na nga ako dito, sir. Pinauwi lang ako, hindi ako napagamot ng amo ko, sir. Anong nangyari? Nakatibi ako, sir. Eh, bastos pala itong may-ari na ito. Eh. Makakatikim sa akin itong kolokoy na ito, eh. Si Robinson Garador, taga Mindanao Bukid noon. Nagtrabaho po ako dito sa Barangay Doldol, Dumanhog, Cebu po. Sana po matulungan niyo po ako dahil tinanggal po ako ng amo ko po sa kanyang poultry po. Dahil po sa araw-gabi po na trabaho po namin, masikip po ang katawan ko at nagpahilot po ako. Sumama po ako sa driver ng company po at doon na rin po ako nakikitulog sa kanyang bahay. Gulat na lang po ako sa pag-uwi ko ng umagang yun. Pinagsabihan na lang po ako ng amo ko na pauwiin na daw po niya ako. Agad po akong umalis sa farm at hindi po niya ako binigyan ng separation fee at 13 months at saka yung mga overtime namin. Sana po matulungan niyo po ako, Sir Ben. Si Robinson ay isang stay-in poultry farm boy. Kinabukasan pagbalik ni Robinson sa poultry farm, galit na galit ang kanyang amo. At sinabing, matigas talaga ulo mo ah. Bumalik ka na lang kaya sa probinsya. Diyon sa bukid nun, reklamo ni Robinson sa bitag, hindi makatarungan ang pagsibak sa kanyang anang amo ng dahil lamang sa pagmamasahe, pagpapamasahe. Ngayon, kasama natin si Robinson Birador. Ang dahilan kung bakit ka sinibak, eh dahil nagpamasahe ka dahil masakit ang katawan mo. Tama? Tama ko yan, sir. Okay. Kaya lang napasarap ka sa masahe, nakatulog ka. Opo, sir. Okay. At nakatulog ka, nag-overnight ka na sa labas. Kasi... Overnight po, sir. Nagkitulog na lang po ako sa bahay ng driver po ng company po, sir. Ano man ginagawa mo sa farm, ano, Robinson? Ay, anong papakain ka ng manok? Papakain po, sir. Maraming manok dyan, ha? Ilan kayo mga nagtatrabaho dyan sa farm, Robinson? Sa isang building, sir, tatlo po kami. Mm-hmm. 45,000 po ang lamat ng mga manok po sa isang building. Sa isang building, so, ilang... Sa tatlong building. Ilang, sa isang sa isang building, ilang manok meron diyan? 35,000 po, sir. 35,000? So, tatlo lang po kami nagpatayin, sir. Oh. Okay. Mahirap ba ang trabaho mo, Robinson? Wala pa silang... Mahirap talaga, sir. Nagkasakit na nga ako dito, sir. Pinauwi lang ako. Hindi ako napagamot ng amo ko, sir. Ano bang sakit mo? Anong, ba't ka nagkasakit? Anong nangyari? Nagka-TB ako, sir. Nagka-TB ka? Pamati sa ako, ano? Asa ka man nagka-TB? Dito sa inyo o dito sa farm? Sa farm, sir, mismo, sir. Sa farm. Okay. Nakita ko lang mga manok diha. Nagkatul lang ako mga ilong. Murag nag-allergy na ako. Okay, sige. Okay na, di ba? Okay. Wala ka bang allergy dyan? Mayroon po, sir, mga yung pinatawag po sa Bisaya na mga bunipon ay sir. Anong allergy? Buni? Oo po, tamay po. Ako ang allergy ko sa ilong. Ngayon, karo, nakakatanaw lang ko ng manok. Nagkatul na ba mga ilong na ako ah? Okay, anyway, so tawagan kaya muna natin. So ang gusto mo, makuha mo yung 13th month pay mo, parang pinabayaan ka. Pero Robinson, hindi kaya lagi kang may ginawa sa trabaho? Absent? Baka mamaya nagalit sa iyong amo mo? Sir, na wala po akong sala dyan, sir. Okay, sige. Yung pinagsabihan na po ako, sir, nakalipas daw po ako sa oras. So, tinatawagan muna natin si Aris Legaspi. May-ari ho ng Kasha Farm. At susubukan natin kung matatawagan natin ngayon. Well, in the meantime, kung ito hi, I cannot be rich. So, kung totoo man, Robinson, sige, hindi natin. Okay, Robinson, ganito, ano? Tututukan namin, pasok ng reklamo mo sa amin. Ikaw ba'y nasa Mindanao na? Or nasa Luzon, sa Visayas pa? Nasa Cebu pa, sir. Sa Cebu ka pa? Okay. Okay, po, okay, itong gagawin namin, Robinson. Hindi pa tayo tapos dito kasi nakausap namin tong si Aris Legaspi kanina. Tinawagan namin at sinasabi niya na malimit mo raw ginagawang lumabas sa farm na gusto namin sabihin niya sa ere at malimit ka raw kung minsan stay-in ka, labas-pasok ka, at sabi nitong si Aris Legaspi, natatakot siya kasi baka paglabas-pasok mo, makukuha mo yung virus. Dadalhin mo ngayon sa loob.
madadali mga kasama mo. Yun ang aking pinakinggan. Ano? So ngayon, kaya tinatanong kita, ikaw ba'y malimit lumabas-pasok ng farm? Gusto ko maintindihan. Totoo ba to? Hindi po yan totoo, sir. Gawa-gawa lang po yan, sir. Kasi akusasyon to, sinasabi ng amo mo, tinanggal ka daw sa trabaho kasi lagi ka lumalabas-pasok ng farm at natatakot siya, baka mahawa ka ng sinasabing COVID-19. Kaya sa katigasan daw ng ulo mo, sabi niya, ay tinanggal ka niya. O ngayon, dito sa parting to, sabi niya rin, pasaway ka rin at paulit-ulit ba na nagpamasahi ka sa oras ng trabaho, eh sabi mo naman, masakit ang likod ko, nagpamasahi ka. Anong oras ka ba lumabas nung magpamasahi ka? 7 o'clock in the evening, sir. Oh, 7 o'clock in the evening. Okay po, sir. Hindi ba nung kailan nangyari itong nagpamasahi ka ng 7 o'clock in the evening? July 22 yata yan, sir. Hindi ba July 22 sa Cebu? Parang may lockdown? Opo, sir, pero... O, wait, sandali muna. Kung may lockdown noon, tumakas ka sa farm. Parang nag-escape ka. Parang kasi stay in ka eh. Pag lumabas ka ng farm, pagkatapos may lockdown that time sa Cebu, July, ibig sabihin, tumakas ka. Totoo yun. Nagpaalam po ako, sir. Ha? Nagpaalam po ako sa staff niya, sir, na si... Ganito, sa staff niya nagpaalam, pinayagan ka ba or pinayagan ka o anong sinabi ng staff? Bahala ka kasi parang lumalabas dito, Robinson. Una sa lahat, gusto kong maintindihan to, na lumabas ka nang walang paalam, nagpaalam ka sa kasamahan mo sa farm, pero hindi alam ng boss mo. Ang alam ng boss mo, kayong lahat nasa poultry farm at walang lalabas kasi gabi, noong mga panahon yun sa Cebu, medyo ano yan lockdown yan ah. Ba't ka lumabas? Bawal yun. Eh, nag-escape po ka. Parang ang labas mo, bulakbul ang dating, hindi kaya? Hindi po sir, hindi po yan totoo sir. Saan ka nagpamasahe? Saan ka nagpamasahe? Doon sa, pan sir, sa kapitbahay po ng driver sa, ano sir, sa kumpanya. Sino nagmasahe sa'yo? Babae, lalaki? Lalaki, sir. Lalaki. Lagi mo bang ginagawa to? Nagpapamasahe ka? Nagpapahilot ka? Hindi, sir. Noon lang po, sir, kasi yung time na po yun, sir, na nakasali po ako sa pag-harvest ng manok, sir. Sobrang pagod po talaga, sir. Alright. Sige. Okay, sige. Ganito. Ilang beses mo ginagawang lumalabas ka sa farm? Gusto ko munang kasi may kinala, tapos iimbestigahan ko rin yung may-ari. Ilang beses ka lumalabas ng farm? Yun lang po nga time na yun, sir. Tapos nagpaalam naman po ako nga. Pero yung iba lumalabas ka na natutulog ka sa labas na dapat stay in? Hindi, sir. Pag lumalabas po ako, sir, ano po ako ng amo ko, sir. Nagsabi po ako. Okay. Tumayag na siya. Pag tumayag siya, saka po ako lalabas. Okay. So, pinapayagan ka ng amo mo matulog sa labas? Pumapayag din siya, sir, basta magsabi lang po kami, sir, na maglabas kami. Pero hindi ko lang po naintindihan sa time na yun, sir, na parang na ano talaga ako, sir. Masakit po sa aking kalooban, sir, na ginagal po ako, sir. So gusto mong sabihin, tinanggal ka, una nagpamasahi ka sa gabi na hindi ka na nakauwi, natulog ka na sa labas, sa stay-in ka. Ang sinabi na may-ari, ikaw daw ay nagpapamasahe at lumalabas sa bahay at pagkatapos sa farm, tapos bumabalik ka na kinabukasan. At sabi niya, ito si Aris, malimit mo raw itong ginagawa. Sabi niya, ngayon sinasabi ko sa iyo, kasi tinatawagan namin siya, hindi siya ngayon ma-contact, no signal doon sa area niya. Okay? Sino may sabing nagka-TV ka? Nagpa-hospital ka? Ganito po kasi yun, sir. Nagpa-check up ako dito sa Cebu, pinasikap ako ng amo ko. Okay. Tapos, napakahina na po ng katawan ko, sir. Pinauwi na lang niya ako, sir, para doon na lang daw ako magpahinga sa amin. Okay. Tapos, hindi naman niya ako binigyan, sir, ng pangbili ng gamot. Sarili ko pong pira ang ginastos ko, sir. Hindi pa niya ako nilibre ng pangasahe. Hindi ko sinasabing naniniwala ako sa amo mo. Pinakinggan ko to, pinakinggan kita para tanungin kita at sinasabi mo hindi totoo yan.
Ang hindi ko nakuha ngayon, ibang sumbong na to, kaya imbestigahan na namin itong si Aris. Lumalabas ngayon, sabi mo, kailan ka kailan ka in-x-ray sa Polymedic sa Cebu na lumabas ikay nagka-TB? No, 2019, sir, March, yata yun, sir. So, 2009, sandali, kailan ka nagpa-x-ray? Pakiulit. 2019, sir, sa March. Hindi ko lang pumatandaan yung pizza, sir. Okay, 2019, sa nagpa-x-ray ka sa Polymedic. Apo, sir. Doon nakita sa x-ray mo, meron kang spot sa baga? Or may progressive TB ka, sinabi nila? Opo, sir. Meron, sir. Saan mo raw nakuha? Okay. Saan mo raw nakuha to sa pagtatrabaho sa farm? Opo, sir. Sinabi ng doktor? Opo, sir. Tapos, nung nalaman na may TB ka na, nung 2019, simula na magtrabaho ko 2016, pinauwi ka ng Bukidnon. Oh, pinauwi na ako, sir. Doon na daw ako magpahinga sa amin. Doon ka magpahinga, hindi ka binigyan ng pamasahe, hindi ka binayaran, walang ano maadyuda, sarili mo, gumastos ka ng 20,000 pesos. Gusto mo lang sabihin na nagtrabaho ka, nagkasakit ka doon sa trabaho mo, nagka-TB ka. Opo, sir. Mapapakita mo sa amin ng result ng x-ray niyan. Tama? Hindi po ako sa x-ray, sir. Nandun po kasi doon sa Bukidnon, sir. Saan ka daw nagka-TB? Sa Bukidnon o nasa Cebu? Pero sabi mo sa Polymedic, sa Polymedic Cebu, nakita nila na kay problema sa baga ni mo. Apo, sir. O niya, ingon ng Polymedic Hospital sa Cebu na kay TB. Na, sir, yung nagpa-check-up ako dito sa Cebu, sir, nakita ko ng doktor, sir, na may spotted po yung bag, sir. Tapos, pag pinawi po ako ng amo ko, dahil po doon na daw po ako magpahinga sa amin. Okay. Tapos, nagpa-x-ray pa po ako doon, sir. Nagpa-x-ray ka sa asa? Sa Bukidnon? X-ray ko ulit doon sa amin, sir, sa Malay-Balay Bukidnon, sir. Unsa man nakita nila dito sa Malay-Balay Bukidnon sa second x-ray nimo? May spotted po yung baga ko, sir. Unsang giimon? Ano? Spotted daw po yung baga, sir. Anyway, ganito, mga bossing, naintindihan ho natin ang sitwasyon. Kaya kanina, tinawag ho natin yung farm may-ari si Aris Legazpi. At sinasabi niya, pasaway lang daw talaga itong si Robinsons. At sinasabi niya, palabas-pasok daw ng farm at natatakot siya, baka mahawa ng COVID. Ngayon, ito naman sinasabi ni Robinsons, walang katotohanan yung sinasabi ng kanyang amo. Bagkus siya'y nagtrabaho sa tagal ng panahon, pakinggan niyo ho to, kasi ito'y tatrabahuin ho namin to, na lumabas sa tagal ng taraon pagtatrabaho niya sa x-ray, nakita sa x-ray na meron siyang TB at may spot sa baga nung ito'y unang x-ray sa farm in 2019 na in-x-ray siya na doon sa Cebu. At pagkatapos nakita sa Polymedic Hospital na meron siyang spot. Pagbalik, ang masaklap dito sinasabi nitong si, ulitin lang ho natin, sinasabi nitong si Robinson, na pinauwi siya ng Bukidnon, hindi siya binigyan ng ayuda or pamasahe, siya ay gumastos ng 20,000 sa Bukidnon, doon nagpa-x-ray siya uli at sinabi ng may-ari, uwi ka muna, magpagaling ka, ni walang tulong. Yung baga, pinakinabagan ng husto, na magtrabaho ng husto at magka-spot sa baga, dinispot siya na lang, ganun na lang. Eh bastos pala itong may-ari na ito, makakatikim sa akin itong kolokoy na ito. Kaya tinatawagan natin kung makakausap ko to. Ngayon, yan ho sinasabi ni Robinson. Unang x-ray sa Polymedic Hospital sa Cebu, gumastos siya ng 20,000. Pauwi, medisina, lahat sa kanya. Tapos, pang second x-ray, ganun pa rin sa Bukidnon, nakita spati pa rin yung kanyang, may spot pa rin ang kanyang baga. Pamatis ako ah. Kano sa ka ba nagbalik dito sa Cebu, gikan sa Bukidnon? Nobyembre, sir. Nobyembre. Nobyembre, unsang tuig? 2019? Okay. 2019.
Sino man nagpabalik sa imo? Amo ni mo o ikaw lang? Ang amo ko, sir. Tinawagan nila ko, sir, na pabalikin sa trabaho dahil kulang na po yung tao nila. Okay. Pinabalik ka na nung magaling ka na. Pina-x-ray ka ba nila kung sir, magaling ka na? Pina, sir. So, pinagtrabaho ka nila? Pinagtrabaho nila ko, sir. November, itong 2019 lang. Apo. Okay. Sir. Hindi namin makontak itong may-ari na si Aris at ang sabi niya, matigas daw ang ulo mo. Ngayon, hindi namin matatapos ngayon to kasi bagong development ang sinabi mo at babalikan namin. At kinakailangan i-airi namin to kasi kausap namin, pumayag siya i-airi tapos wala. Ngayon, sakaling ito'y makakaabot, mapapakinggan to ni Aris Legazpi, owner ng ito'y may-ari ng Kasha Farm. Aris Legazpi, sinagot mo kami kanina, sasabi mo na ikay makikipag-usap sa amin ngayon na wala na ng signal. Mukha atang may ginagawa kang, may tinatago ka, Aris, ha? Sundutin ko yung ngalang-ngalang mo dyan, mga impordible ng katapat mo, sisingaw yung taba mo dyan, eh. Ngayon, ang aking sinasabi, hindi pa tayo tapos, okay? Tatawagan namin to, mga bossing, ganito ho kami, na kasi may mga bagong lumalabas dito na hindi naman pinasabi, so mag-iimbestiga muna tayo na maayos. Sa'yo naman, Robinson. Tawagan ka na namin bukas. O, sige. Okay, sige, ganito. Ganito na lang. Hindi pa ho natatapos ang sumbong na to. Kasi napakahirap kausapin din si Robinson's may language problem at saka sumasabay at saka yung kanyang lugar kanina. Eh, hindi ko nag-intindihan kung nagnunovena ba or nagdadasal o nagkakantahan, nabubulahaw. Lumipat naman sa isang lugar, ando naman yung mga tuta na parang mga gutom. Kaya napakahirap kausapin, hindi nagkakaintindihan. Anyway, ito ho'y tututukan ho namin. Hindi pa ho tapos. Kung kayo ho'y tumututok sa amin, tinatapos ho talaga namin mga problema kapareho nito. Kaya, ito ho, nag-iisang pambansang sumbungan. To be continued ho yan, ha? Dahil hindi pa tapos. Bitag!